muna ay manalangin. Panginoon, minsan pa o Diyos, patuloy na itinataas namin ang gawain ito. Salamat, Panginoon, sa salita mo na aming nga pong pag-aaralan. Dalangin ko, Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay tungkol po sa ating Panginoong Jesus. Who is Jesus? Sino nga ba si Jesus? Okay. So ang text po natin matatagpuan in John chapter 1 verses 1 and 2. So sabi po diyan sa John chapter 1 verses 1 and 2, I'm going to read it in Tagalog version. Sabi po doon, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa lamang. So dito po, makikita po natin even in that English version po, nang sabi niya, He was with God in the beginning. So sa simula pa lamang po, nandun na po yung salita. Nandun na yung word na tinatawag. Kung atin pong titingnan, di po ba nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Nagsalita lamang siya. The Lord spoke, the Lord spoke. So ibig sabihin, ang salita ay nandun na sa simula pa lamang. And then dito po, sa binabasa po natin, in John chapter 1, verses 1 and 2, sabi doon, kasama na ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Okay. We're going to jump in John chapter 1, verse 14. Okay. Sabi po doon sa John chapter 1, verse 14. Okay. Yan ang sabi. So, basahin ko muna natin in English version. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Sa Tagalog version, sabi doon, naging tao ang salita. So the Word became flesh. Naging tao ang salita. At siya'y nanirahan sa piling natin. Kaya nga po, mga kapatid, alam natin ang kwento. More than 2,000 years ago na po ang nakakalipas, nang isilang sa mundong ito ang anak ng Diyos. So sabi niya, ituloy ko po muna ang Tagalog version. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. So nagpapatunay lamang po na totoo at tunay na si Jesus, He is 100% human at the same time 100% God. Purihin ang Panginoon dahil ang anak ng Diyos ay isinilang sa mundong ito. Meron pong reason kung bakit kinakailangang magkatawang tao ang anak ng Diyos. Dahil sabi po doon sa Ephesians chapter 2 verses 7 to 9. Basahin ko muna natin ang mga scriptures na ito. Okay. In Ephesians chapter 2, verses 7 to 9, in order that in the coming ages, He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us, in Christ Jesus. Okay, verse 8. For it is by grace you have been saved. Ano po ba yung grace na tinatawag? Grace means unmerited favor. Yun pong ibig sabihin ng grace. Unmerited favor po yan. Pagpapala po yan ay binibigay ng Panginoon. So, it is by grace you have been saved. Dito po tayo naligtas. Nang dahil po sa grasya, nang dahil po sa pabor ng Panginoon. True faith. Nang dahil sa pananalig, pananampalataya. Kaya kinakailangan po ng pananalig at pananampalataya po natin. Ito po ay lumalago, mga kapatid.
At paano po ba lumalago yung ating pananalig at pananampalataya sa Diyos? Katulad po ng ating ginagawa right now, na tayo po ay nag-aaral sa Kanyang salita. Sa pakikinig ng salita ng Panginoon, nandun po lumalago ang ating pananalig at pananampalataya. Dahil the more na nakikilala natin at nalalaman kung sino nga ba si Jesus sa buhay natin. Hindi katulad noon, noong walang salita ng Diyos na napapakinggan natin. Ang alam lang natin si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ay tagpagligtas sa mundong ito hanggang doon lamang. Dahil ang tao po ay hindi po niya lubusang kilala ang Diyos kung hindi po siya nakakapakinig at nagbabasa ng salita ng Panginoon. Dahil sa kanyang banal na salita, ang Biblia, mga kapatid, dito po natin lubusang nakikilala at nauunawaan kung sino nga ba si Jesus sa buhay natin. Kaya napakahalaga po ang kanyang salita. Kaya nga po kaparte ng buhay natin ngayon. Yung ikaw, ako, ay nag-aaral sa salita ng Panginoon. Dahil ang gusto po natin, the more na makilala kung sino nga ba si Jesus sa ating buhay. Dahil tunay po, siya ang nagbibigay ng kaligtasan. So sabi po doon sa ating binabasa, ituloy po natin in Ephesians chapter 2, we are now in verse 8. Sabi po doon sa ating binabasa kanina, okay, ituloy natin sa verse 8 muna, kasi hindi pa po tayo tapos doon. For it is by grace you have been saved, through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God. Regalo po ng Panginoon. So hindi po pala pwedeng sabihin ng tao na ginawa ko ito pansarili ko para ako ay maligtas. Hindi. Kundi ang kaligtasan, ito po ay regalo ng Panginoon. Kaya kapatid, nagbibigay po ng libreng regalo ang Panginoon. Ito ay walang iba kundi ang kaligtasan. Di po ba we need salvation in every areas of our life? Sa lahat po ng aspetos ng buhay natin, kailangan natin ang kaligtasan. At yan ay kayang-kayang ibigay ng ating Panginoong Jesus. At ito po ay libre niyang ibinibigay sa bawat isa. So ang tanong, tatanggapin mo ba o hindi? Di ba pag regalo, ibig sabihin regalo yan, libre yan. Ang gagawin mo lamang ay tatanggapin mo. Kung tatanggapin mo, mapapasa iyo. Pero kung hindi mo siya tatanggapin, of course, hindi mo yan matatanggap. So ito po ay libreng regalong ibinibigay ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Na kinakailangan tanggapin po natin, mga kapatid. Kasi para sa atin yan, libre po yan. Walang bayad. Sa mundong ito, di ba, pag regalo, ibig sabihin, hindi mo siya babayaran. Sino ba sa atin ang magbibigay ng regalo? And then sasabihin mo, oy, binigyan kita ng regalo, kinakailangan bayaran mo. Di po ba? Hindi. Pag ibinigay na regalo, ibig sabihin libre. So ganyan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nagbibigay po siya ng libreng kaligtasan. At ang kaligtasan na ito ay patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat tao na handang magsisi, handang tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanyang Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Dahil wala pong magagawa ang tao sa mundong ito kung walang Jesus na naghahari sa kanyang buhay. Kaya kapatid, panahon na isali natin si Jesus sa buhay natin. Kung gusto po natin ang buhay po natin ay mabago, ang buhay natin ay magkaroon ng direksyon, kailangan po natin si Jesus sa buhay po natin. Kaya purihin po ang kanyang dakilang pangalan. And verse 9, ituloy ko pong basahin in Ephesians chapter 2 verse 9. Sabi doon, okay, and verse 9 sabi niya, not by works so that no one can boast. Hindi po dahil sa mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang bawat isa. So, ibig sabihin,
Ang tao na walang Kristo sa kanyang buhay, hindi niya makakamtan ang kaligtasan. Kahit na siya ay gumagawa ng tama. Kasi may mga tao minsan, hindi naman ako makasalanan. Tama naman yung ginagawa ko sa buhay ko. Pero hindi nila alam. Lahat po tayo ay makasalanan. There is no one righteous, all of us, because we have that sinful nature. Lahat po ng taong isinilang, after nung nagkasala po ang ating mga ninuno, lahat po ay nandyan na po yung tinatawag na sinful nature. Makasalanan po tayo at iwalay po tayo sa mata ng Diyos. So ibig sabihin, walang taong hindi nagkasala po. Lahat po tayo ay nagkasala. Dahil nung nagkasala ang ating mga ninuno, nawala ang Espiritu ng Diyos sa kanila. At ang naghari po sa mundong ito ay ang Espiritu ng Diablo, which is even right now, patuloy pa rin po na naghahari ang Espiritu po ng Diablo sa mundong ito. Kaya ang mga tao, minsan ang tao kahit na hindi niya gustong gumawa ng masama, pero kung wala pong Espiritu ng Diyos na naghahari sa kanyang buhay, wala siyang magagawa, magiging alipin po siya ng Espiritu ng Diablo. Kaya kailangan natin si Jesus. Dahil sa pagkakaroon po natin ng Jesus sa ating buhay, muling manunumbalik ang Espiritu ng Diyos. At pag nagkaroon po tayo ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin, kapatid, meron na pong pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Okay, ituloy po natin ang ating scriptures po muna. Let's read 1 Corinthians 15 verses 45 to 49. Okay, sabi po dyan sa 1 Corinthians 15 verses 45 to 49. Basahin po muna natin ang English version. Okay, sabi po dyan at verse 45. Para minsanan po tayo magbasa. Verse 45, sabi niya, praise the Lord. Okay. Hallelujah. Yeah. So it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. So ibig sabihin, ganito po ang sinasabi sa kasulatan, ang unang tao si Adam, sabi diyan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay Espiritu nagbibigay buhay. Actually po yung tinutukoy dito na the last Adam, a life-giving spirit, it refers to Jesus. Okay? Next verse please. The spiritual did not come first, but the natural, and after that, the spiritual. So alam po natin na nauna po muna ang panlangit at ang panlupa muna bago ang panlangit. Hindi po nauna ang panlangit ay mid, kundi ang panlupa muna bago po ang panlangit. Kaya nauna po si Adan and then sumunod po ang ating Panginoong Jesus. And then in verse 47, sabi niya ulit doon, the first man was of the dust of the earth. So alam po natin na ang tao ay galing sa alikabok. Kaya nga po, pag tayo po ay nawala sa mundo ito, babalik din po tayo sa alikabok. Pero sabi diyan, the second man from heaven. So ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Okay, next verse, verse 48. As was the earthly man, so are those who are of the earth. And as is the man from heaven, so also are those who are of heaven. So ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. So makikita po natin ang distinction between heaven and earth. Okay? And verse 49, tapusin po muna natin ang verses na ito. And just as we have borne the likeness of the earthly man,
Kaya nga po, no, earthly man, kaya ang ninuno natin si first Adan, no? So, shall we bear the likeness of the man from heaven? Kung paano tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. So, praise God, kaya nga po may pag-asa. Kaya kahit na tinatawag na tayo ay merong sinful nature, no? Makasalanan tayo pero may pag-asa. Kasi isinilang sa mundong ito si Jesus. Siya yung second Adam na galing sa langit. Kaya sabi po dyan sa ating last verse na binasa in verse 49, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Kaya mga kapatid, napakahalaga po talaga na merong Jesus sa buhay ng isang tao. Dahil sa pagkakaroon po natin ng Jesus sa buhay natin, kapatid, sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. Manunumbalik muli ang Espiritu ng Diyos dahil kailangan po natin ang Espiritu ng Diyos. Kung meron na pong Espiritu ng Diyos na nagahari sa buhay natin, pwede na po nating mapagtagumpayanan ang gawain ng Diablo sa mundong ito. Pero kung wala pong Espiritu ng Diyos na nagahari sa buhay natin, patuloy pa rin po tayong binibihag ng Espiritu ng Diablo. Kaya yan po ang nais ng Panginoon na ihayag po sa bawat isa sa atin na tayo pong mga taong nilikha niyang kawangis niya. Ano po ba ang wangis ng Panginoon? He is a good God. Kaya ang tao ay nilikhang mabuti. Naging masama lamang po ang tao dahil po ang tao ay nagpagamit sa Espiritu ng Diablo. At yan po ang patuloy po na nangyayari sa mundong ito. Ang Espiritu ng Diablo po ang kumikilos sa mundong ito. Kaya ang tanging pag-asa lamang po, ang mga tao ay kinakailangang malaman ang katotohanan. Kinakailangang malaman nila na tanging si Jesus lamang ang pag-asa sa mundong ito. Ang tagapagligtas, ang nagbibigay buhay, para ang tao ay mabago anuman ang kanyang sitwasyon. Kaya mga kapatid, may pag-asa po tayo. Anuman kung klaseng buhay meron tayo right now, kung uumpisan po natin na isasama si Jesus sa buhay natin, magkakaroon po yan ng pag-asa. At tayo po ay babaguhin ng Panginoon. Dahil tunay po ang sinabi po niya sa kanyang banal na salita, the heart of the Bible, sana po maging memory verse po natin. The heart of the Bible ay walang iba, kundi ang John chapter 3, verse 16. So maging memory verse po sana natin ito, nang sabi doon, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, shall not perish, but have eternal life. Ganito po kamahal ng Diyos ang mundong ito. Mahal ka niya kapatid, mahal niya ako. Bawat isa po sa atin, mahal ng Diyos. Hindi po nais ng Panginoon na tayo po ay mapunta sa eternal destruction. Kaya nga po habang may buhay tayo, ito po yung tamang pagkakataon upang sa ganoon po mawala man tayo sa mundong ito, hindi po siya kawalan. Dahil alam natin kung saan tayo patutungo. Yun po yung napakahalaga mga kapatid. Our life here on earth is just only temporary. Pansamantala lamang po tayo naninirahan sa mundong ito. Meron pong pag-asa. May naghihintay na magandang buhay. At yan ay ang makapiling ang Diyos na lumikha sa atin pagdating ng takdang panahon. Kaya mga kapatid, no, mahal po tayo ng Panginoon. Nakahanda po siyang tulungan, turuan ang bawat isa sa atin. Ang nais ng Panginoon, ang nasirang relasyon natin sa Kanya ay manumbalik sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. So kung ating titingnan, who is Jesus? Of course, Jesus
Christ is the Son of God. Siya ay anak ng Diyos. Siya ang tanging tagapagligtas. Jesus redeemed us from Satan. Pag sinabing redeem, tinubos po niya tayo. At ang pinangtubos ng ating Panginoong Jesus sa kamay ng Diablo ay ang kanyang banal na dugo. Very precious, mga kapatid. Napakamahal po. Dugo ni Kristo. Pinangtubos para tayo po ay makalaya sa bihag ng Diablo. Na kung titingnan po natin, ang gagawin lamang po natin, isurrender ang buhay natin sa kay Jesus. Totally surrender our life to Him. At hayaan natin siya na siya yung maging master, siya yung maging driver ng buhay natin. At aayusin ng ating Panginoong Jesus, anuman ang nasirang buhay mo, kapatid, kayang-kaya niyang ayusin. Sino si Jesus? Siya ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ano mang klaseng kasalanan ang nagawa po natin, pag yan po ay merong total repentance, paghingi ng kapatawaran sa Panginoon buong puso, nakahanda pong magpatawad ang Panginoon. Patatawarin po niya tayo dahil sa Panginoon, walang malaki at walang maliit na kasalanan. Sin is a sin. Pero pag yan po ay humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, He is just and faithful to forgive us. Ano pa po yung ginagawa ni Jesus sa buhay natin? He gave us new life. Binibigyan po niya tayo ng bagong buhay. Lahat po tayo kailangan natin ng bagong buhay. Nandyan ka man sa loob, o naririto man kami sa loob, saan mang lugar, all of us, we need to have new life. At yan ay kayang-kayang ibigay ni Jesus. Hindi lamang po yan. He gave His Spirit unto us. Yung Espiritu ng Diyos, tulad ng sinabi ko kanina, napakahalaga po na ikaw at ako ay magkaroon ng Espiritu ng Diyos. Dahil kung may Espiritu ng Diyos na nagahari sa buhay natin, pwede na po natin sabihin sa Espiritu ng Diablo, hindi mo na ako pagmamay-ari. Dahil ang nagmamay-ari na sa akin ay ang Diyos na makapangyarihan na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na makapangyarihan na aking tagapagligtas. And of course, He restored our relationship to God. Kung dati, actually, mga kapatid, aminin man natin o hindi, lahat po tayo, minsan sa buhay po natin, tayo po ay naging anak ni Satanas. Maaaring out of ignorant, innocent. Bakit ganun? Kasi yun yung totoo. Anak tayo ni Satanas. But praise the Lord. Dahil nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, may pag-asa pala. Pwede pala tayong maging anak ng Diyos. At yan ay walang iba, kundi ang pagkakaroon ng Jesus sa buhay natin. Kaya kung may Jesus sa buhay mo, kapatid, may pag-asa. Hindi ka na anak ni Diablo, kundi ikaw ay magiging anak ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos, it is a process. So, nasimulan na po natin. Dahil naniniwala po ako, na sa pagkikinig po natin ng salita ng Panginoon, patuloy na tayo ay nililinis ni Lord, patuloy na tayo ay tinuturuan niya para tayo po ay maging kalugod-lugod sa kanyang mata. Dahil may salita ng Diyos na ating napapakinggan, kaya kailangan natin ang salita ng Diyos upang sa ganon, meron tayong susundin. Kasi kung walang salita ng Diyos na napapakinggan natin, ano ang susundin natin? Hindi wala. But because meron ng salita ng Diyos na ating napapakinggan, nauunawaan na natin ngayon at nabubuksan na ang ating spiritual life. Kaya kapatid, napakapalad po ng bawat isa sa atin. Dahil sa pagkakataon na ito,
ang unang iniaayos natin ay ang ating spiritual life. Dahil ang ating spiritual life, mga kapatid, ay napakahalaga. Because it is eternal. Kaya mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Magpatuloy po tayo sa mga gawain ito. Na tuwing araw po na tayo po ay nagkakaroon ng Bible study, nandun po sana yung kagalakan sa puso po natin na umaten po sa ganitong gawain. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, no, tayo po ay ginagawa ni Lord na magiging rich spiritually. Kung sa mundong ito, walang-wala tayo, pero sa mata ng Panginoon, mayaman po tayo. At sa mata ng Panginoon, nagiging kalugod-lugod ang bawat isa. Kaya purihin po ang Panginoon, magpatuloy po tayo sa kanyang pag-aaral para the more po na makilala natin kung sino nga ba si Jesus sa ating buhay. So dito po nagtatapos ang aking pong mensahe. At pwede po bang tayo pong lahat ay tumayo? And I want all of you to raise your hand. And we're going to declare that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Yung pagtaas po ng ating mga kamay, it is a sign that we submit ourselves to God and we surrender our lives to God. I'm going to lead you in a sinner's prayer. Akuin po ninyong panalangin ninyo ito para sa Panginoon. At may gagawin ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Para sa ganun ang Espiritu ng Diyos ay mapa sa atin. So sumunod po kayo sa panalangin na ito. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Naririto po ako, Panginoon. Nagpapakumbaba sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na lumakad nang naaayon sa iyong kagustuhan. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Pwede na rin po tayong umupo sa presensya ng Panginoon at ibabalik ko po sa ating MC.